Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluya, alleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluya, alleluya. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, hinihiling ng ating pong Jesus Nazareno at pinagpapanalangin na tayo nawa ay magkaisa. Sa lahat ng mga bagay na pinagkaiba natin, sa lahat ng ating iba't ibang pinanggalingan, naway mapagsumikapan natin ang pakikipagkaisa sa pananampalataya. Ang magamit ang kung anumang meron tayong ipinagkaloob sa atin, ang maipahayag ng ating mga isipan at damdamin sa bawat isa ng may pananalig sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyon, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layuning kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahang sundin ng loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaw at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na do'y may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan.
Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Parisiyo naman ay naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseyo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainita na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Lahat naway magkaisa kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon.
At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano tayo nakikipagkaisa sa ating kapwa? Malinaw po sa mabuting balita na ang hangad ng ating pong Hesus Nazareno na sa ating pagkakaiba, sa ating pagkanatatangi, ay tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Pagkakaisa, hindi dala ng pare-parehong uri ng pamumuhay. Pagkakaisa, hindi dala ng kung anumang iniisip at ng opinyon na meron tayo. Bagkos, isang pagkakaisa sa pananampalataya sa Kanya. Hindi lamang sa isip, hindi lamang sa ating kaalaman, kundi higit sa lahat, sa ating intensyon, sa ating diwa, sa ating pagkilos. At ano yung basehan nito? Unang-una ay, at ang tanging basehan sa ating pananampalataya ay yung pagkakaisa ng Poong Hesus Nazareno at ng Diyos Ama. No? Ipinakikilala ng ating mahal na Poon kung sino ang Ama bilang mabuti, makapangyarihan, mapagmalasakit at nagnanais tipunin ng kanyang minamahal na sanlibutan. Pero, hindi ibig sabihin nun ay wala na silang pagkakaiba. Dahil ang pagkakaiba ay ang Ama bilang Ama na nagsugo at ang anak bilang anak na tinanggap ang pagsugong iyon. No? Sa madaling sabi, magkasabay na nangyayari ang pagkakaisa at pagkakaiba, ang pagkakapareho at ang pagkakaiba ng Ama sa anak. No? At ang pag-ibig na iyon ay nagbibigay sa atin ng Espiritu Santo bilang gabay natin na siya namang ating ipagdiriwang sa darating na linggo. No? Pero that aside, ano ang ibig sabihin nito sa atin? No? Alam niyo po, sa ating araw-araw na pamumuhay, nakikita naman natin kahit sa bahay pa lang, kahit sa trabaho pa lang, na bagamat tayo ay magkakaparehong mga tao, hindi natin naiiwasan na nag-iiba tayo. No? Yung kapwa natin, kahit nga kamukha natin, ibang mag-isip. Yung kamag-anak na lang natin, iba ang pamumuhay. No?
Laging ang pinapaalala sa mga magulang, no? Kayo ay nag-anak. Pero hindi kailanman maaari na yung anak ninyo dapat inaasahan ninyong maging katulad ninyo. Kasi yung anak ninyo may mga sariling buhay ang mga yan. Kahit nga yung mag-asawa eh. No? Ngayon, binibigyan na ng pagkakataon o nagiging option na yung kahit yung mga pag-aari, yung salapi ng mga mag-aasawa, dapat ding mag-iba dahil kailangan din nila mag-budget parehas. Kailangan din nating tanggapin na bagamat umuwi sila sa iisang bahay, may kanikanya rin silang mga prioridad na kailangan nilang pag-usapan. Sa mga pinagtatrabahuhan natin, iba-iba ang ginagawa. Hindi lahat nag-o-opisina. No? Hindi lahat nagbibilang ng pera. Hindi lahat nag-a-accounting. Pero para maging maayos ang takbo ng kumpanya, dapat may nag-general service, may nag-o-opisina, may tumatanggap ng kung ano mang kliyente, may abogadong nag-re-review ng kanilang mga dokumento. At sa ating ding lipunan, no? Siyempre ang inaasahan natin, yung mga nailuluklok natin sa pwesto, yung kayang gawin yung mga trabaho nila. No? Pero sa bawat opisina, iba-iba ang binibigyan ng focus, pero may iisang layunin. Sa simbahan din, pantay-pantay tayo bilang mga tao. Subalit ang mga pari, katulad namin, ay siyang mamumuno sa mga sakramento. Kami rin ay magtitipon ng mga tao at kami rin ay makikinig sa mga panukala ng mga tao na hindi na iaakyat, no? Hindi mas mataas ang halaga namin. Dahil para maging buhay ang simbahan, mas kinakailangan yata ng mga taong tumutungo at taong sumasampalataya sa atin. Kaya sana po huwag tayong matatakot dahil iba yung mag-isip yung kapwa natin. Huwag tayong matatakot dahil iba yung talento ng kapwa natin. Huwag tayong matatakot dahil iba yung opinion nila. Sa katunayan, dalawa lang naman ang pagpipilian natin. Pagtatabuyan natin sila, punta tayo dun sa mga kapareho natin. O, bibigyan natin ng puwang ang mga pagkakaibang ito sa ating buhay ng may kaalaman at kamalayan na dahil iba yung tao, may matututunan tayo sa kanya. Dahil iba yung tao, maibabahagi natin yung responsibilidad sa kanya. Hindi kailangang solohin ang lahat. At mas nakabubuti sa atin at ayon sa kalooban ng Diyos na tayo'y nag-iisa sa ating mga pagkakaiba. Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, yun po ang ating ipagpanalangin. Na sa ating mga pagkakaiba, na sa iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang paniniwala, ay mapalawak natin ang isip natin, mapalawak din natin ang ating kamalayan, na narito tayo hindi upang ilayo ang bawat isa. Bagkos sa ating pagkakaiba, ay magkaroon tayo ng tunay na pagbubuklod. Sapagkat katulad ng ama at ng anak, ang tunay na pag-ibig at pagmamahal sa kapwa ay ang pagtanggap ng pagkakaiba ng ating kapwa kasabay ng patuloy na paglalakbay patungo sa tama. Poong Hesus Nazareno, pagkaisahin mo kami. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at idalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa, at ng ating mga obispo, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo
bunga na nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na sa kanilang paglilingkod sa kapwa ay nagiging daan upang makilakbay, makiramay at makipagkaisa sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisang ibinabahagi mo sa nag-iisang minahal mo, bago pa man itinatag ang sansinukob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay. Upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Adiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Mapalayo.
Announcement, Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Sa darating na May 27, 2023, Sabado, sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon, ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay gaganapin sa ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado. At ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutuhan nawa namin at mapagsaluhan ang iyong aral at dulot na kaligtasan upang kami pagindapating magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati ka namin.